Ready ka na? Kailangan ng jeans. Bigyan na kita ng jeans. Nilikom ko to yung mga tanong. Saan galing? Saan mo niligom? Sa sampayan? Oo. Hindi. Sa mga kaibigan. Wow, kaibigan. Tsaka sa akin. Game na. First question. Oh my God! Dali na sagutin mo ah. Wala pa ng tanong. Ayos. Bakit hindi mo sagutin na ayos eh? O game. Ito na, obvious eh. Babaero ka ba daw? Once. Wow! Once ang lakas! Once in my life. Hindi, nag-start ako maging babaero ay 27? 25? Wala, isa naman tayo na nun ah. Ayos, no? Kapal na mukha mo, 27. Okay. Number 2. Ilan daw yung naging babae mo? Mahirap naman yun. Dali na, bilangin mo. Balikan natin yung ano, yung tanong niya. Balikan natin kasi magbibilang pa ako. Hindi ko rin sure. Baka may makalimutan, magtampo. Dali na. Makalimutan yung babae? Ano pala magtampo yung babae? Makalimutan. Di mabilang kung tampo. Dali na. Hindi. Balikan natin. Tsaka natin i-shoot ulit yung ano. Bibilangin ko muna. Assignment. Hindi. So, mamaya, mamaya. Bilangin mo mamaya. Nahuli ka na ba? Madalas. Wait, ngayon na. Madalas. Hindi kasi ako sanay na gano'n. Anong hindi sanay? Anong mga babae? Hindi ka magaling. Hindi nga kasi ako. Mukhang... Faithful ako. Sabal na. Loyal. Okay, advice mo na lang sa mga babaero. Dati nga eh. Malalim pa sila. Wow, may history pa pala ang pagiging babaero. Wala namang lalaki na pinanganak na babaero. Pinanganak ka, babaero na agad. Paglabas ng sityo na natin. Ay, babaero. Manchichicks ako. Kaya mong gano'n. Either may pinanggagalingan na pinaghuhugutan yung isang lalaki. Tsaka, in general naman, hindi lang naman lalaki yung nanlolobo. Oo nga. Siyempre yung ikaw kaya lalaki ka. Bilang individual, may pinanggagalingan naman lahat ng nangyayari sa buhay mo. Hindi naman porte naging babaero ka kasi babaero ka na talaga. Maaaring once in your life na nasaktan kami ng nangyaring significant sa iyo na ayaw mo na ulit mangyari, parang yun na yung pinaka boundary, parang ano bang tawag doon? Shield, yung parang ano yun, parang inuwa mong weapon. Parang hindi weapon. Tama. Shield eh. Narinig ako shield eh, kaya weapon. Defense mechanism mo na ayaw mo na masaktan ulit na parang gano'n na lang. Parang step back ka, gano'n? Ayaw mo na lang ulit. Yung pag may involve na yung totoong feelings, biglang mag-back out ka na or maaaring masyado kang gwapo para may makita kang uy, bago ito. Maaari din na guys, makinig kayo. Yung kinalakihan mo bilang tao, bilang lalaki, bilang babae. Na yung environment mo na yung mga naging actually hindi, sa family nang gagaling. Kung may nakikita sa family mo na ganun or kaya sa mga barkada mo na ganun. Maging cautious na lang sila na alam mo nang mali. Though masarap gawin. Masarap kasi challenging bilang sa part ng lalaki. Nakaka-challenge. Kumbaga parang, wow, cheeks, apple of the eye. Masya-challenge ka talaga na kaya mo yan. Pero hindi naman kasi ganun yung
laro ng pagre-relasyon kasi tao din 'yan. Wow. May emotion, may mararamdaman, masasaktan din. Kailan mo na-realize? Actually, habang sinasabi. Ayun. Akala ko naman na-realize mo na ng matagal ng panahon. Kala ko ngayon. Ngayon na pala tayo. So, yun nga yung advice mo. Well, hindi mo pa sinabi. Sinabi mo lang yung history. Advice ko lang, galingan nyo. Huwag kayo magpapahuli. Kung yun talaga yung gusto niya. Mas magaling ka sa mga babae. Hindi mo naman kasi makokontrol lahat ng tao. Hindi mo naman sila mapipigilan. Kahit naman anong advice. Alam naman nilang mali. Mm. Eh, anong gagawin natin? Kung talaga gusto nila. Kailan yung turning point na nagsawa ka ng mga babae? Nung wala na akong dapat patunayan. Nung naisip ko na wala naman pupuntahan. Wow. So, kailan? Mingin si Mati. Sabi na eh! Sabi na rin sa tayo. Oh, hindi naman whole time no, ng babae. Mga ano lang, 50 ano, 50% lang. Hindi, mga 25%. Wow. Sabi ko nga sa'yo, yung pambababae, yung pinaguhugutan. Kung alam mo, kasi by that time na naging tayo, lalo na nung palaki, paano na, yung patagal na ng patagal. Siyempre, ang preparation ko, patanda na ako, yung babae na, yung alam kong hindi sakit sa ulo, yung kaya akong, actually hindi na ako, kasi kaya akong alagaan yung sarili ko. Yung kayang alagaan yung magiging pamilya ko, yung magiging anak ko. Eh, since nung time na yon, patanga-tanga ka. Lagi kong sinasabi sa'yo na ganyan, ganyan, ganyan. Lagi mong sinasabi rin sa akin na, eh, hindi nga ako ganyan, hindi nga ako ganyan. O, diba? Ang taas-taas din ang pride mo noon. Tapos, kumbaga parang, walang patutunguhan ito na siya namin. Sinasabihan ko siya para maging, maayos na, talagang direct to the point. Direct talaga siya sa nanay. Kasi, since from the start naman, ganun ako sir. Yun. Kaya, syempre, alam mo na ma-settle mo yung sarili mo careless. Diba? So, kailangan maghanap kasi ng, hindi na ako eh, yung magiging pamilya ko, yung magiging anak ko. Different levels ng pagiging babaero. Hindi naman ang babae ka kasi gusto mo lang ng babae. Parang gusto mo, kaya ka nag-girlfriend kasi gusto mo makakita ng, kung saan ka magsasettle down. Though wala naman perfect, pero katulad niya, nung panahon na yon, hindi ko naman sinasabi na hanggang ngayon ganun siya. Nung panahon kasi nun, closest dun sa pagbabago na yun. Kumbaga parang, every time sasabihan ko, ayaw niyang makinig. Sabihin niya lang, wala pa naman tayong anak. Exactly the point, wala pa tayong anak, ganyan ka na. Eh, paano ba pang nagkaanak? Dun pa lang tayo magpa-practice, dun pa lang tayo mag-experiment. Eh, hindi naman ganun kadali yung buhay. So, yun. So, kaya siguro nagkaganon-ganon eh. Naglo-look forward ako sa magiging family ko and then may mga tao na, kayo guys, may mga tao na hindi pa ready mag-settle daw, gusto pa nilang mag-explore yung pagiging binata dalaga nila. Kanya-kanya naman yun. Hindi naman porke babaero ka lang. May pinanggagalingan. Hindi ko naman dinidepensahan yung pagiging babaero, pero hindi porke may girlfriend ka at naghanap ka ng iba, babaero ka na. Kasi lalo na sa edad na yung maturity hits you, yun na. Iba na yung preparation mo, hindi na yung maganda lang, hindi na yung mayaman lang. Kailangan pang future mo, pang family mo, yung alam mo na yung magiging anak mo is in good hands. Kumbaga, look at Armadi naman. Oh, di ba? Sorry, mamaya. Sa isang relasyon, hindi rin dinedepensahan ko kung bakit ng babae at ng lalaki ko isang tao. Nito lang din, na-realize ko na, bakit, yun niya yung sinasabi niya, hindi ako nakikinig or pag may sinasabi siya, ganyan, close ako sa ganong aspeto.
Tapos ngayon, parang bilang na lang iisipin, ah, oo nga, no, tama pala siya. So, bago mo isipin na, ng babae siya, kasi, yun lang, for the sake na ng babae siya, or nanlandi siya, ganyan. Isipin mo muna, anong root cause na lagi niyong pinag-aawayan? Ano yung hindi niyo pinagkakaintindihan? Baka mamaya kasi hindi niyo wino-work out pareho yun. Yun yung lagi natin pinag-aawayan noon. Hindi ako nakikinig, makinig ka, ganyan. Sabi ko, ano naman gusto nito, parang gano'n. Ang saya-saya lang nga eh. Ang saya-saya, sarap mag-inom, gano'n. Yung gano'n. Tapos ngayon, na-realize ko na yung sinasabi niya noon, na kailangan ganyan. Ngayon, mas na-realize ko, mas na-appreciate ko yung mga sinasabi niya. Kasi, may point pala siya. So, kailangan tingnan niyo muna yung sarili niyo. Saan ka nagkulang bago ka mag-rant sa Facebook, bago ka mag-rant sa Tulfo. Ganon. Kailangan ayusin niyo muna within the circle pag-usapan niyo. Kasi, hindi lang siya basta ng babae, hindi lang siya basta ng lalaki. Meron talagang root cause sa inyong dalawa kung bakit nangyari. Kasi pang bababae, mali talaga. Mm-hmm. Pero ang ano dito, yung parang, bakit hindi niyo muna pag-usapan? Bago kayo mag-away, bakit hindi niyo muna pag-usapan? In fairness naman kay Daddy Doc, kay Doc. Ilang beses niya rin naman akong kinausap. Ganyan, slow, ganyan. So, sobrang tigas ng ulo nito, hindi siya marunong makinig hanggat hindi ka sumisigaw. Tapos pag sinigawan mo, sabi niya, ba't mo ko sinisigawan? Ang sakit! Ganon, yung laging ano ko, lagi akong pa-victim. Tsaka ano ko, pag galit siya, doon lang siya natitin. Hindi, Dad. Pag galit ka, galit din siya. Hindi pwede, hindi ako magalit. Kailangan mas galit ako. Kasi kailangan, ako yung mag-sorry. Ay, siya yung mag-sorry. Ayoko talaga, isa pang mali, no? Ayoko nagsisorry. Ito. To the point na, sa dinami-dami ng sinabi mo, yung sa 30 minutes siguro na nag-uusap kami, lahat ng sinabi ko na mali niya, iisa-isahin ko. Tapos pag nagkamali ako ng isa, dun siya magpo-focus. Sabi niya saan, hindi naman ako ganyan ah. Doon sa isang mali na nasabi ko sa kanya. Tapos ano, doon na kami mag-aaway. Doon lang kami mag-aaway. Kasi hanggang doon yung ano eh, yung kaya kong i-rebut sa kanya. Kasi na yung pagtatalunan namin. Tapos yung lahat ng sinabi ko na mali siya, hindi niya na yung maaalala. Doon ako, kailangan, pag galit siya, hindi pwedeng galit ako yung mag-sorry. Kailangan biglang babalik kami. See guys, ano yan, it takes two to tango talaga. Ang parang yung ego, madali yan, nandiyan lang yan. Pero kung gusto nyong i-work out yung relasyon nyo, ako dito, talagang naubos yung ego. Ganda. Aminin mo naman. Oo naman. Sinasabi ko nga, diba? Sa lahat naman ng, kumbaga parang, galit ka na, pero sige na, ako na rin ang magsusoy. Kasi, ano eh, gusto ko makipag-commit na, gusto ko na nang, alam mo yun, gusto ko na mag-settle. Mm-hmm. Iniintay ko na lang yung side niya na to give in din. Parang, to the point na parang, ang bigat na, ang sakit na, na, yung parang, parang nasasanay na siya na ganun, parang kahit anong paliwanag mo, hindi mo na, pag-iingat ka, Dad. Ang hirap kasi no, yung gusto mo na kasi na siya na, tas, parang hindi ka pa rin enough. Parang lahat pa rin may kulang ka, lahat pa rin nasa sa'yo yung mali. Kahit wino-work out mo na lahat. Yung sa mga nakakilala sa akin na makakapanood nito, them. Pag niloko si Maddie, ano ang gagawin mo? O sasabihin sa kanya? Fuck!